Last time we were in Maripipi Island, Biliran. Isinama ko ni Sir Manny at Ma'am Ethel Sara. It was the first time that I stepped on this place. Dito na kami sa bayan ng Maripipi Island sa Biliran. Dalawang araw kami nagstay sa isla. What we did was we bike along the circumferential road of the island on the first day. Dito kami sa may Maripipi Island, Biliran. Asan tayo, anong ruta kang pupunta natin? Natin ay clockwise. Tara, let's go. Ikutin namin ang buong isla ng Maripipi Island. Ito yung unang gagawin namin. Para. At nagpalipas kami ng gabi sa Sambawan Island matapos naming magbike. Makikita nyo ang vlog sa Sambawan sa mga links na lalabas sa description of this video. On the second day after namin sa Sambawan, bumalik kami sa mainland ng Maripipi. Balak pa sana namin tumawid sa isang isla, ang tinatawag na Almagro na sakop na ng Samar, para bisikletahin namin ang kanilang kalsada. But we decided to hike the Mount Maripipi instead. At ito na ang pinaka-last part ng aming video nung binisita namin ang Maripipi Island in Biliran Province. Maripipi is the smallest and the only island town in the province of Biliran, and is politically subdivided into 15 barangays with only more than 6,000 population. Ang buong probinsya ng Biliran ay predominantly nagsasalita ng Bisaya language. And this is the only municipality of the province that speaks purely Waray-Waray dialect. Pagbalik naman, maulit ako na kamo. Taraga na, sigurado ko, uyab ka na, pagbalik naman. This place is naturally beautiful. Lalo na ang Sambawan Island, napaka-relaxing. But one thing that arouses my curiosity, ano kaya ang meron sa tuktok ng bundok ng Maripipi? According to the website volcano.si.edo, ang Maripipi ay isang volcano. Pero hindi matukoy sa edad kung kailan ito ang huling eruption. But the Philvox classified it as a potentially active volcano. Kung titingnan ito sa mapa, makikita na almost perfect circle ang hugis ng isla. Masasabi kong ito ay isang bulkan. Ito yung barangay kasi ibang bulkan dito yung papunta ng bukid ng bundok ng Maripipi. So, samahan kami ng isang guide dito sa barangay Kasibang. So, ang lugar na ito is barangay Kasibang. Pagwarebisyo po, brief. Sabi ng aming guide, ang Mount Maripipi ay isang sanctuary ng mga unggoy. Sa katunayan, mas marami pa raw yung mga unggoy kaysa sa mga taong nakatira dito sa isla. Mga bakas daw ito ng monkey. Bago pa, oh, basa pa. Dawapan ano kung sa tao din sa Maripipi. Pag-i ikaw? Yan alaan ko. Sa tingin ng oras, maaaring nagsirita hira. Pwede rin mo pag uma. Pwede, pag bayabayaan mo, galang mag-uma ka, maister. Nagpabuko muna si Dindo. Tamang-tama lang ito dahil kulang kami dala ng tubig. Sige, pagbukas nyo yung score. Kulang nga lang straw. Tamis. Ito lang yung pinakamatarik dito guys, sa parte yun, hanggang doon. Pugahan? Pugahan. Bagsang amo niya, tanto sa niya, bungay naging kakao ng garong. Magandang dahon eh. Ah, ganyan. Oo. Ay, gitna na. Gitna. Dito patay mo na yan. Oo, tutulin mo. Marami naman yan sir. Madali lang kalat yan, parang ganito oh. Kahit saan yan, masarap pa yan sir, kahit raw lang kainin. Makainin mo lang. Sabihin na yung ganyang kalaki, yan yung tamang ano o mas maliit pa dyan dapat. Basta di pa bumubunga. Pero yung ori ng kahoy daw na may tubig. Uy! Na may tubig yung kanyang rinig niya, rinig. Turahaw. Yung ginagawa lang source of water kapag sa mga survival. Ah! Ibon. Ito maganda oh. Magandang kahoy. Amin.
yung harigi? Na pang harigi na, panghaligi ng mga lumang bahay. Virgin forest yung Maripipi. Yung bukid ng Maripipi. Patay na ini. Ano natin si Dindo para pag nagat siya ng hamumuong, ligtas kami. Ligtas kami. Iba ng sound dito, iba parang nasa city, iba yung music. Ay, di ba, malapit na 10 minutes. Hindi siya gano'ng kahirap yung pagla yung daanan dito sa papunta ng Mount Maripipi. Siguro sa level baga 5 to 6, ano difficulty, level of difficulty din, ano level of difficulty dito 3 over 10. Oh, 3 lang ha? 3? Yeah. Ikaw maganda yung pang ano? Durian? Furniture? So, gagawa ka ng tubig ngayon. Tubig, sir. Tapos, tingnan natin. Nana. Hindi lang namin siya ipapakilala kung sinong taong ito. Ito si Ato Marauli. Kasama namin. Ayun na nga, may tubig na nga. Tubig. Ito. Ayan. Ay, ito naman, sir. Ayan, oh, tubig na yung... Ayan, oh. Dami tubig. Ayan, oh. Ito ay uway, ano? Uway ratan. Ratan. Ratan, oh. Oh. Mamitin. Survival. Kaya, oh. Mga ilang baso yung pwede makakuha, ganyan kaya ba? Hindi, kuha na tayo ng bago. Ah, okay. Oh, meron pa? Meron pa? Meron pa. Marami pa to? Ay, kaya yung tubig ko. Yan lang, agos niya. Mano na lang, ma'am. yan na pagyakan. Sige. Tubig man la. Tubig la, no? Presko. Arutan, oh. Ito yung mga technique para makakuha ng tubig kapag nasa survival, oh. Diyan mo, anit sulod. Oo nga, pag may baso, labi na kami doon halagba mo. Nakapuno kasi sa kakuan. Mineral maras halag yung tubig, sir. Mineral. Inuwin natin yan sa'yo. Dito na kami guys sa Kanmanuba Peak. Parami palang peak dito sa mountain ng Maripipi. So ang part na ito, puro nakugon daw yan. Pero nasa almost, more or less 500, 400, MSL yung elevation. Aray ko. Nahirap ka dito sa may glass. Ayan, oh. Bilira, no? Kita. Mamaya sa taas, eh. Tapos ang ilang oras na aming pag-aakyat, narating namin itong tinatawag nilang Kanmanuba Peak. Ang lugar na ito ay dating sakahan ng pamilya ng aming local guide. Aabot ng more or less 500 meter ang elevation ng lugar na ito.
Pero mula dito, malayo pa talaga ang pinakasummit ng Mount Maripipi. Abot sa 924 meter above sea level ang elevation ng summit ng Mount Maripipi. Kung ang location ng Kanmanoba ay abot ng more or less 500, malamang ay nasa kalahati pa lamang kami. Dito na kami sa dating sakahan ni Lindo. Yung area na ito. Dahil daw sa komplikasyon, iniwan niya yung sakahan na ito. What? 15 minutes na lang oh. 15 minutes? Nakin lang. Ito yung sabi ko. Yung balik na kami guys. Hindi na kami makapupunta sa summit kasi kulang kami sa supply. Kulang sa oras, supply sa tubig at pagkain. Yan ang dahilan kung bakit hindi namin natapos ang pag-akyat papunta sa summit ng Maripipi. Pero ganun pa man, isang napakagandang experience para mapuntahan ang lugar na ito. Tinatawag nilang Tilikum Peak, ang pinakamataas na bahagi ng Mount Maripipi. Ayon sa mga locals, kakakitaan ng telecommunication structures na nasira na itinayo ng mga Amerikano. Pero hindi matukoy kung bahagi pa ba ito ng World War II. Napaganda ng mga likha ng ating Panginoon. Kaya dapat natin itong bantayan, alagaan at mahalin. Napakasarap magpagpag ng mga negatibo sa buhay ang mga ganitong lugar. Mag-refresh, refocus at langapin ang sariwang hangin. Ako po si Kuya Nol sa Life PRiNT TV. See you on my next adventure.